may work ka? Oo, oh, work na ako. Uy, ang dami mo ng emails. Ah! Mag-work ka dyan. Tulog ka na. Oh, no. Kung wala ka sa table na patungan kanina. Teka. Ito. Pero na ako nito. Wala nito kanina. Sa galing to. Hi guys, welcome back to my channel and welcome to Personal Advanced Vlog. Alright? Guys, nakita niyo yung difficulties ng walang ginagamit na study table or office table habang nagtatrabaho ka sa bahay. Yan, nag-purchase tayo from Lazada. Lazada, bilihan ng bayan. The Fortress Bank. Wow! So, kung makikita niyo itong dalawang box sa harap namin, ito yung chair, ito yung table. So, wala nang bubble wrap to. So, sobrang excitement kanina, tinanggalan na namin siya ng bubble wrap at the same time, binuksan na namin yung loob. So, pagkita namin, mukhang good quality naman to, pang matagalan. Wow! Magkano nga yung purchase natin? Yung itong dalawang to, total na nila ay nasa 2,400 kasama na shipping fee. So, pang matagalan na gamit sa bahay. Wow! Value for money. So, kaya kami nag-purchase nito sa mga nag-work from home kasi kailangan din natin maging productive kahit nasa bahay tayo. So, kapag hindi kasi proper yung position natin, especially kapag meron tayong laptop na naka-slouch tayo, para tayong tinatamad. That yung baka hindi tayo maging productive sa ginagawa natin. So, advisable talaga na kung mag-work kayo sa bahay, dapat may proper tayong work from home setup. Correct. Para may output tayo at the end of the day. Yes. Yun. So, kung nasa kama lang kayo nag-work, mas maganda lumipat kayo sa proper table. Okay. And chair na meron kayong ano, magiging comfortable kayo sa pag-work. Oh. Yun naman yung pinaka-importante. Comfortable, output sa work, tapos productive yung work nyo. Huwag tutulog-tulog. Okay. So kasi, kaya nga work from home. So kung ano ginagawa mo sa opisina, kung ganun ka kasi mag sa opisina, kung ganun ka productive sa opisina, dapat pag nasa bahay ka, walang pagkakaiba. Kasi, workplace lang yung naging difference, ha? Pero yung sa ginagawa, yun at yun pa rin yun. Alright. A few moments later. And guys, ipapakita ko na sa inyo. Ah, unahin na natin itong table kasi wala na siyang bubble wrap. Ayan o. So, ito yung ilalim niya. So, ito yung kanyang mga legs. Mamaya makikita nyo pag inangat natin yan. Kasi sa support niya, meron siyang mga spring dito. Apat na spring. Itawag yan. Wow! Support niya. Tapos ito naman yung top. Iangat lang natin. Nakikita nyo yung tubo. Tara! Ito naman kabila. Una, alas dos, alas tres, yaran! Ayan! Wow! At least set of cabin, guys. Take a look yung, ito, metal lahat to. Ayan, metal. Tapos ito yung sinasabi kong spring. Kaya siya wow! Na-tinsay. Ayan, tapos itong ilalim na to, pwede kayo magpatong ng notebook, books, ayan. Anything na pwede yung patong na mag-fit dito, pwede. Tapos, itong legs niya, ito, ito, meron tayong ilalagay dyan, pinaka-shoe niya. Ito. Huwag nyo na ako patayuin na nilagay nila.
So, ikakabit yan dito. Diba? Pag bago, dinadahanda. Kapitan natin, pakita ko na sa inyo. Wow! Yan siya. Diba? Ito na guys yung setup ng table na nabili natin sa Lazada. So, ilalagay namin sa description box yung seller's link ng table saka itong itong table saka itong chair. So, take note guys, kumuha kayo ng pen and paper nyo para kung gusto nyo ng ganito, ma-check nyo yung space nyo kung sapat ba to or kakasya dun sa space ng inyong a working area or study area. So, gagamitin natin centimeter haba. Haba niya guys, 80 centimeter. Yung kanyang width, 40. So, 80 by 40. At tandaan nyo ha, 80 yung length, yung width, 40. How about the height? 5'7". Ako yun, 5'7". 75 centimeter guys. To summarize, 80 by 40 by 75 centimeter. Yun po. Meanwhile. And guys, welcome back. Tapos na tayo sa table, syempre, kulang to ng walang katambal na upuan. So, eto na ang yung chair, office chair natin. Guys, panigin na sa table sa kapag ito talaga, kailangan talaga ng actual assembly. Sana may manual. Fifteen minutes later. Ayan guys. May nakita tayong manual. Ayan. Wow! Nakikita niyo yung manual. So, step by step, susundin na lang natin ito kung ano yung nasa manual na pag-a-assemble natin. I-assemble muna natin yung base. Kailangan lang i-push na may higay guys kasi hindi siya yung parang screw. I-push lang may higay kasi ito, kung makikita nyo. Kung nakikita nyo. At kung hindi nyo naman nakikita, bahala na kayo sa buhay yung aninagin. Yan. Meron siyang pinaka parang leeg yan, mark. Tapos meron siyang parang washer. Yan. So kailangan madiin. Madiin nga kasi ito pumasok o sumagati. Pero ito iba ayos sumagati. Ayun. Kailangan talaga madiin. Ayun. Kasi ganyan na yan, medyo masigip siya. Sa bagay, pag una kasi, talaga masigip. So, kailangan talaga siyang diinan. Gaya nito. Ayan. Dapat ayan, ganyan siya guys. Dapat maliit yung space niya, sagad na sagad talaga. Ayan. At meron na tayong base. Ngayon, is from the manual. Ito naman ang kanyang leg, hindi leg. Ito. Ito kasi yung setup niya. Yan. Base. Base niya yung gulong. Tapos ito na yung pinaka-leg niya.
Ito na po yung dala. Ay, ito yung buwan. Ito yung pang... Ito yung sa likod. Tapos, ito yung magkoconnect dito at sa sandala. Dito. Tapos, kasama to. Ito yung magkoconnect sa kanila. Okay? Ito yung ipapakita ko sa inyo kung paano naman to. Ito kasi... magiging setup nito pa ganyan. Tapos ito. Okay? Ayan, meron siyang kabitan dito ng tornilyo para dito. So, apat yan. Ayan. Ito yung kabitan ng tornilyo. Apat. Pag mag-assemble pala kayo nito, guys, kailangan yung screw. Una tayo sa... Tapos, ito naman yung sundalan niya. Ito naman yung kukonek natin dito. Paganyan. Ito yung... itutornilyo natin dito. Kakapit natin ito. Bali, 6 na tornilyo lang naman yung kasama niya. So, yung 4 para dito kanina, tapos yung 2 mahaba para dito. Lang na nakalapat maigi. Kapag sandal nyo eh. Pulutin kayo kung saan. Okay. Yan. Oh, ito na yung sandal niya. Pero sana pa natin ito patulutunin. Sa manual, itong nakikita nyo na to, saka to, ayan, tuturnilin natin siya dito, i-coconnect natin dito sa butas nito. Okay? Ito, may kasama rin siyang washer. Tapos, ito pala yan. Ito yung pang tuturnilin natin dyan. Okay? Ito nyo ah. Meron na tayong upuan na isang dalaan. Ayan, ito guys. So, almost done. Itong base kanina na meron siyang stem, kukonect na natin dito sa butas. Ayan o. Nakikita nyo. Ito yata, ito yung up and down. Ayan, subukan na. Ikabit na natin. Wala naman tayo nakalimutan, no? Wala nang naiwan na parts. So, check lang, baka meron tayo nakalimutan na parts eh. So, ayan, kukonnect na natin to. Dito. Para mabuo na ang ating office chair. Ito guys yung maximum level niya. Ayan. Naka-max na to. Ayan guys, nakakabuo na tayo ng... Meron tayong office table, office chair. So, magiging productive na tayo.
Ito na yung pinakamataas niya. Bago-baan natin. At ito naman yung pinakamababa. Kung medyo matangkad ka, yan. Yeah. Tapos, tataasan natin. Yan. Ito yung pinakamataas. So, as in laptop ko. So, kung nakita nyo kanina, pahiga-higa ako, pa-slouch-slouch ako. Ngayon, mas magiging productive na tayo sa ating mga gagawin. So, ito, legit work from home, office table, may office chair, naka-laptop, naka-proper position sa pagtatrabaho. And guys, mag-purchase na rin kayo, ilalagay namin sa description below yung link kung saan namin to in-order. Sulit sa halagang sabihin na natin 2.5 maximum. Nag-table ka na, may chair ka pa. Thank you for watching guys.